15 pesos kada piraso ng itlog. Hindi raw malayo mangyari yan dahil sa mahal ng puhunan ayon sa ilang may-ari ng manukan. Isinisisi naman ng isang grupo ng mga magmamanok sa nakaraang administrasyon ang problema ngayon sa kakulangan sa lokal na supply ng manok. Nasa front line ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mga kulungang walang laman at mga imbakan ng patuka na nakatiwangwang lang. Yan ang isang linggo ng sitwasyon sa layer farm o manukang ito sa Santa Maria, Bulacan. Mahigit 40,000 manok ang laman nitong isang house. Kaya nito makapag-produce ng mahigit 30,000 itlog kada araw. Pero ngayon, ni isang manok o itlog, wala nang itinira. Ang mga napoproduce nilang itlog, dumidiretso sa mga leading fast food restaurant at ilang hotel sa bansa. Pero napilitan silang itigil ang operasyon nito dahil sa mahal na production cost, kabilang ang patoka at sangkap nito, gaya ng mais at iba pang bitamina. Everyone is crying, pwede bang bumili ng itlog? And even our institutional say, when are we going to start again? Sabi ko, we start again if the price of pigs is low. Because you're not buying naman the egg at the current price. Pero if you will buy to me what's currently on the market, no one could survive. Ang dagdag pang problema, hindi sila basta makapagtaas ng presyo. Mahirap kasi mag-increase ng price eh. Once you increase the price, everybody's affected. Definitely, your sales will go down. Dahil dito, marami ng mas maliliit na layer farm ang nagtigil operasyon na. At kung magpapatuloy daw ito, posibleng pumalo sa 15 pesos ang halaga ng bawat itlog. I'm predicting that the cost of egg will become double, say 15 pesos per egg in a few months' time. Because you cannot import egg, you can only import powder egg or liquid egg. Kaya panawagan nila, magbigay na ng subsidiya ang pamahalaan sa mga producer, maging sa mga farmer. Pero sa huling tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas pa ang kabuuang inventaryo ng mga manok sa bansa sa 187.66 million sa unang tatlong buwan ng taon mula sa mahigit 183.27 million sa parehong panahon noong 2021. Maging ang supply ng broiler chicken o yung nire-raise para sa karne, higit 10% din ang itinaas. Habang 0.5% na mas marami ang layer chickens o yung pinalalaki para mangitlog. Ang United Broiler Raisers Association nakikitang ang sobrang pag-aangkat ng frozen chicken ng nakaraang administrasyon ang ugat ng problema ngayon. A month after the lockdown, sumulat kami sa Department of Agriculture na kung po pwede, pansamantala itigil muna yung importasyon ng manok. Kasi yung mga bumibili ng mga imported ng manok, ito yung tinatawag nating HRI, mga hotel, restaurants, mga food chains, nasaran lahat yan. So, madami naman ng local production. Sabi namin, kung pwede itigil na muna. Hindi naman nangyari. Tuloy pa rin yung importasyon. Kaya yung farm gate price namin, yung benta namin ng manok sa farm, bumaba hanggang 25 pesos per kilo. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.